Sa nakalipas sa 35 taon, ramdam pa rin naman o ang naranasan noong martial law sa ilalim ng rehimeng Marcos. Ang nangyari ng martial law kay Marcos ay nag-uulit ngayon. Si Marcos, maraming pangako ng maahol sa kahirapan ng mamamayan, ganun din si Duterte. Si Marcos ay nangako ng tunay na reforma at pagbabago, ganun din si Duterte. Si Marcos ang gobyerno puno ng militar, ganun din si Duterte. Pero unlike Marcos, hindi hahaba si Duterte katulad ng martial law. Tatapusin natin ang dinastiya ni Duterte nitong darating na mga panahon. Hindi rin anila napapanahon ng maagang pamumulitika dahil nasa panahon pa tayo ng pandemya. Siyat na hinaharap ng bansa natin. Hinaharap ng bansa natin pandemya. Ang hinaharap ng bansa natin walang kaparis sa krisis sa ekonomiya. Bakit pamumulitika at eleksyon ang kanilang gustong unahin? Yan ba ang sasagot sa problema ng pandemya sa kasalukuyan? Ang sinasabing administrasyon na magdudulot ng pagbabago ay nagpapakita ng isang masamang halimbawa sa pamumulitika sa napakaabang agang panahon. This is nothing but vulgar early campaigning. At dapat makita ng taong bayan na ang ganitong klaseng kandidato ay hindi karapat-dapat sa kanilang boto. Sa kabila nito, nais nilang iparating sa mga Pilipino ang mahalagang aral ng EDSA People Power Revolution. Makahalaga pa rin po na huwag natin bitiwan ang mga aral ng EDSA kasi po paglaban sa diktadura. At sa palagay ko po sa ngayon, wala po sa ating mga kababayan ang nananais na bumalik tayo sa sitwasyon ng diktadura noong panahon ni Marcos, na bumalik tayo sa martial law, na bumalik tayo sa dynasty ng walang kapatiran na pamumuno ng isang pamilya lamang. Samantala, bilang pagunita din sa anibersaryo ng EDSA Revolution, nagsagawa din ng motorcade ang alyansa ni Inday Movement mula sa Pasay City patungo sa Quezon Avenue para sa isang press conference. Ayon sa kampo ng alyansa, hindi dapat nababahiran ng anumang kulay ng politiko ang paggunita sa makasaysayang people power. Pinag-aaralan na ng legal team ng Malacanang kung maaaring gamitin ang Compassion Special Permit na ipinagkaloob ng Food and Drug Administration sa 10,000 doses ng Sinopharm vaccines upang maturukan si Pangulong Rodrigo Duterte ng bakuna nito. Matatanda ang pinili ni Pangulong Duterte ang Sinopharm vaccine. Gayunman, kinumpirma ng palasyo na hindi pa natatanggap ng PSG ang 10,000 doses ng Chinese vaccines. Samantala, laking pasasalamat naman ng pamahalaan dahil sa wakas ay darating na ang 600,000 doses ng CoronaVac na donasyon ng China sa Pilipinas sa araw ng Linggo.